pumasukan siyang sekretary ng lalaki sa kumpanyang pagmamay-ari ng pamilya nito. Pinaibig niya ito at dahil sa taglay niyang ganda, nabihag niya ang puso nito. Sa unang araw pa lamang ng relasyon nila, planado ng lahat. At sa tulong ng nobyong si Joseph, na isang specialized IT sa isang kumpanya sa Cavite, unti-unti lang lilimasin ang income ng The Fresh and Dried Fruits Benavista Company. May nahuli ba kayo sa isa sa mga suspect? Kabadong tanong ni Cindy sa isang matabang pulis. Sad to say, pero wala. Sagot naman ng pulis. Sayang nga at namatay ang isa sa mga suspect. Mabuti naman kung ganun. Lihim na bulong sa hangin ni Cindy. Kanina pa siya kinakabahan na baka may nahuli ang mga pulis na isa sa mga tauhang inutusan nila para patayin si George. Ang mahalaga, ligtas ng nobyo mo. Sabi pa nito. Lihim na napasimangot si Cindy. Hindi nga ito natuwa nang malaman na sa pangalawang pagkakataon, nakaligtas na naman ang binata. Paano? Aalis na kami, Miss Villaflor. Naibigay na namin sa iyong address ng ospital kung saan naroon ngayon ang babaeng nagligtas sa buhay ni Mr. Bonavista. Patuloy pa rin kami sa pag-iimbestiga sa nangyari dito sa bahay mo at hindi kami titigil hanggat hindi namin nahuhuli ang mga salarin. Sige po, salamat. Tanging nasabi ni Cindy. Hatid tanaw ng dalaga mga pulis na palabas na sa kanyang bakuran. Galit na galit si Cindy ng mapag-isa. Lahat ng mahawakan ay ibinabalibag. Peste! Peste kang babae ka! Sigaw ng dalaga. Ibinato nito sa wall ang nahawakan na flower vase. Basag iyon at kumalat sa sahig. Namumuro ka na, Sandra. Akala mo siguro isa kang bayani para laging iligtas si George. Kapag ako nainisa yung babae ka, pati ikaw ipapatiris ko. Mabilis na nalipat ang tingin nito sa bulwagan ng pinto nang may biglang pumasok. Babe! Nakasuot pa rin kasi ang lalaki ng itim na bonnet. Hinubad naman ni Joseph ang suot na bonnet. Bakit ka pa bumalik dito? Mariin at galit ang tinig na sabi ni Cindy. Mabilis na hinila sa kamay ang lalaki at dinala sa silid nito. Hindi mo ba alam na kaaalis lang ng mga pulis? Baka bumalik sila dito at makita ka. Nakita ko nga. Sagot naman ang lalaki. Napangiwi ito sa sakit. Nadaplisan kasi ito ng bala nang barilin ng isang bodyguard na kasama ni James. Saka lamang napansin ni Cindy ang dugo ang braso ng nobyo. May sugat ka. May bahid ng pag-aalala sa tono ng boses ng dalaga. Oo, at mabuti na lamang at daplis lamang ito. Sagot naman ito. Sandali lang at kukunin ko ang medicine kit. Kailangan malinis natin yung sugat mo at malagyan ng gamot. Sige, bilisan mo lang. Sagot naman ang lalaki. Hinubad nito ang suot na t-shirt at pumasok sa banyo upang linisin ang sugat sa braso nito. Nagmamadaling lumabas naman ang kwarto si Cindy. Sandaling pinagmasdan ang paligid kung may kahina-hinala. At nang makatiyak na walang panganib, mabilis na kinuha ang medicine kit at halos takbuhin ito ang kwarto. Naabutan ni Cindy ang nobyo na nakaupo sa ibabaw ng kama at naninigarilyo. Akala ko ba mag-isa lang napupunta rito sa bahay mo lalaking yun? Tukoy ni Joseph kay George. Naupo naman sa gilid ng kama si Cindy at sinimulang linisin ang sugat ng nobyo. Mag-isa lang talaga siyang pumunta rito. Sagot ng dalaga. Maging ako nga ay nagtataka kung bakit biglang dumating ang kapatid niya at may kasama pang mga bodyguards. Humit-hit buga ng usok ng sigarilyo ang lalaki. Para na namang umuusok na tambucho ang bibig nito. Napakalaking sayang! Sabi ng lalaki matapos maibuga ang usok na nasa bibig nito. Kung hindi sana humarang ang babaeng yun, tiyak akong napatay ko na si George. Sino ba ang babaeng yun? Sandra ang pangalan niya. Sagot ng dalaga na hindi tumitingin sa mukha ng nobyo. Nakatuon ang pansin nito sa paglalagay ng gauze pad sa sugat ng lalaki. Siya rin na nakakita kay George at nag-alaga ng panahong nawawala pa siya. At alam mo ba, nainampo na siya ng pamilya ni George at ngayon sa kanila na ito nakatira. Ang lakas ng loob niyang iharang ang sariling katawan para lang mailigtas si George. Muli itong nagsindi ng sigarilyo. Baka naman hindi mo namamalayan ay pailalim kung kumilos ang sandrang yon. Natigilan naman si Cindy. Anong ibig mong sabihin? Maganda ang babae. What? Inis na reaksyon ni Cindy. Naibato nito sa dibdib ng lalaki ang hawak na gauze pad. Akala ko ba ako lang ang magandang babae sa mga mata mo? Nagselos ka na naman.
tila paglalambing nito sa dalaga. Totoo naman na magandang sandrang yun at mukhang batang bata pa. Ang sabi mo nga nakatira na ito sa bahay ng pamilya Buenavista. May posibilidad na mahulog ang loob ni George sa kanya, lalo na nga't itong lagi nagliligtas sa buhay niya. Tila nahulog naman sa malalim na pag-iisip ang dalaga. Kapag nagkataon na mahulog ang loob ni George sa babaeng yun, para ka na lamang basura na itatapon sa kalsada. Malaking perang mawawala sa atin. Hindi mangyayari yun dahil mamamatay muna si George bago pa makinabangan ang babaeng yun. Tura ng dalaga. At ikaw, mag-iingat ka. Pasalamat ka at the place lang ang tama mo. Samantala ang mga tauhan mo, nalagasan na ng isa. At mabuti na lang patay na ito na makita ng mga pulis. Kaya wala sila nakuhang impormasyon kung sino nag-utos sa kanilang patayin si George. Tiyak akong magiging mainit na tayo sa mga mata ng mga pulis. Kailangan muna nating magpalamig. At ikaw, mag-iingat ka sa kapatid ni George. Dahil may pakiramdam ako na lihim na siyang nagdududa sa iyo. Naisip na din iyon ay Cindy. Dahil ang bilis ng responde ng kapatid ni George. Ayon kasi kay George, hindi alam ng ina at kapatid ito na pupunta ito sa bahay niya. Kaya nga nagtataka siya kung bakit bigla ang pagdating ni James at ng mga bodyguards nito. Ayan, nalagyan ko na ng gamot ang mga sugat mo. Ito na lamang ang naisagot ni Cindy. Magulo pa ang utak niya sa mga nangyari. Umaasa pa naman siya na mapapatay na sa araw na iyon si George. Kung gusto mo, ihahatid kita sa ospital para mabigyan ka ng gamot. Hindi pwede. Mabilis namang sagot ni Joseph. Tiyak akong susuyuri ng mga pulis ang ospital para alamin kung may pasyenteng dinala. Kumibit balikat sa Cindy. Nakita mo naman siguro ang itsura ng bahay ko. Nabasag ang window glass at glass door. Doon ka na muna sa bahay ko. Tumira pansamantala. Bukas na bukas kukuha ko ng tao na mag-aayos itong bahay mo. Hindi naman tumanggi si Cindy sa alok ng nobyo. Mabilis na kumilos ang dalaga. Kinuha nito ang isang luggage bag at doon nilagay ang ilang pirasong damit, mga personal things at mga alahas ito. Paano tong bahay ko? Papupuntahin ko rito si Noel. Sino naman ang Noel na yan? Bagong recruit ko, sagot ni Joseph. Siya na muna ang titingin itong bahay mo habang inaayos pa. Okay, siguraduhin mo lang na mapagkakatiwalaan ang Noel na yan. Nakairap na wika ni Cindy. Tsaka hindi ako maaari magtagal sa bahay mo. Ayokong paghinalaan ni George na niloloko ko siya. Kailangan maayos agad itong bahay ko. Dahil natitiyak ako magtatanong sa akin si George kung saan ako pansamantalang namamalagi. Ora mismo, mabilis na sagot ni Joseph. Kinuha nito ang luggage handbag ng dalaga. Alas 11 na ng gabi, umalis na tayo. Tumango naman ang dalaga. Samantala, nakatulog na si George sa gilid ng kama ni Sandra. Umaga na nang magkamalay ang dalaga at ang binata nga ang namulatan nito nang magmulat ng mga mata. Napangiti si Sandra. Kahit na kumikirot ang tinamang sugat niya, parang baliwala iyon sa kanya. Masaya siya at iligtas niya si George sa kamay ng taong gustong pumatay dito. Natutuwa rin siya dahil ito ang nagpapakahirap na magbantay sa kanya sa buong magdamag. George! Bahaw ang boses sa tawag ni Sandra sa binata. George! Agad namang naalimpungatan si George. Mababaw lamang ang tulog nito dahil nag-aalala pa rin ito kay Sandra. Salamat naman sa Diyos at nagising ka na, Sandra! Bakas sa mukha ng binata ang tuwa. Ngunit saglit pa'y nataranta ito na makitang tila balisa ang mukha ng dalaga. Kumikirot pa ang mga sugat mo? Masakit ang sugat ko at saka nagugutom na ako. Daing ni Sandra sa binata. Sandali lang, tatawagan ko ang doktor mo. Napalakas ang boses si George. Hindi ko alam kung pwede kang pakainin. Itong si Kuya George, kalalaking tao na napakanerbyoso. Wika ng nabulabog na si James. Bumangon na rin ito at naupo sa gilid ng kama. Pasensya ka na Kuya James, pati kayo nahirapan sa pagbabantay sa akin. Nakangiwing sabi ng dalaga. Bakit ganyan ang itsura mo? May pag-aalalang tanong naman ni James sa dalaga. Sumasakit ba ang sugat mo? Masakit na masakit po ang likod ko. Nangingilid ang luhang sagot ni Sandra. Pakiramdam ko po, hinahati sa dalawang katawan ko. Konting tiis lang, tinawag na ni Kuya George ang doktor mo. Nahahabag na tura ni James.
Napatingin nito sa pinto ng kwarto. Inaabangan ang pagpasok ng kapatid at doktor. Hindi naman nagtagal si George. Mabilis itong nakabalik kasama nakatalagang doktor ng dalaga. Inexamine ng doktor ang malaking sugat ni Sandra sa likod. Pagkuway may tinurok itong gamot sa likod ng dalaga. Napapikit naman siya nang maramdaman ang munting kirot nang bumaon na ang karayom. Masuyong hinaplos naman ni George ang mukha ng dalaga na namumutla ang kulay. May tinurok din na gamot ang doktor sa dextrose na nakakabit sa ugat ng dalaga. Pagkatapos nun, pinalitan naman ito ang gauze pad na nakatakip sa sugat niya. Maya-maya pa'y nakaramdam na siya ng ginhawa. Unti-unting nawawala ang kirot na kanina lamang ay nararamdaman niya. "Ano na ang pakiramdam mo ngayon, iha?" tanong ng doktor sa kanya. "Medyo mabuti na po, Dok. Hindi po kagaya kanina na talagang napakasakit at kumikirot ang likod ko." Malumanay niya ang sagot dito. "Nawawala na kasi ang bisa ng anesthesia, kaya nakakaramdam ka ng ganoon katinding sakit." Nakangiting sabi ng doktor sa kanya. 7 oras ang bisa ng gamot na binigay ko sa iyo. Mamaya hindi na masyado masakit ang nararamdaman mo. Pero kapag hindi mo na kayang tiisin ang sakit, sabihin mo lang sa amin at muli kitang bibigyan ng gamot. Ngunit hindi nga lang palagi kasi baka masanay ka at ikasama mo pa." "Eh, Dok, ano naman po ang pwede niyang kainin?" tanong naman ni George dito. "Pwede siya sa mga malalambot na pagkain, kagaya ng lugaw, noodles, sabaw ng karne, juice, ubas at oranges. Huwag niyo na munang pakainin ang pasyente ng kainin at mga karne. After 2 or 3 days ay pwede na," sagot ng doktor. "Maraming salamat po, Dok. Paano, maiwan ko na kayo?" paalam ng doktor sa kanila. Tumingin ito sa dalaga. "Iha, magpagaling ka. Basta ang bilin ko sa'yo, kapag hindi mo na kayang tiisin ang sakit, magsabi ka sa mga nagbabanday sa'yo para agad nila ako mapuntahan." "Opo, Dok," nakangiting sagot naman ni Sandra. "Sige, maiwan ko na kayo." At lumabas na nga ng silid na iyon ang doktor. "Ako na ang bibili na makakain ni Sandra, ani James. Mamaya lang narito na si Mama at may dalang pagkain natin. Mag-iingat ka, Tol," paalala ni George sa kapatid. "Don't worry, Kuya. Isasama ko ang 2 bodyguards ko. At may iwan naman dito ang 2 pa para mabantayan kay ni Sandra. Maraming salamat sa iyo, Tol." Tinapik ni George sa balikat ang kapatid. "Kung hindi dahil sa kutob mo, tiyak na napahamak na ako. Yun nga lang, naging kapalit naman ang panganib sa buhay ni Sandra." "Walang anuman yun, Kuya," sagot naman ni James. "Kung minsan, makikinig ka rin sa sinasabi namin sa iyo ni Mama. Wala naman kaming ibang gusto kundi ang maiiwas ka sa taong nagnanais na patayin ka." Tumangu-tangon naman si George. Napatingin ito kay Sandra na nakangiti habang pinagmamasdan silang magkapatid. Maya-maya pa, lumabas na ng silid na iyon si James. Alisto din ang binata. Sukbit nito ang baril na nasa gilid ng bewang nito. "Salamat, Sandra," wika ni George na maklabas na ang kapatid. "Salamat saan?" tanong naman ni Sandra sa binata. "Salamat dahil iniligtas mo na naman ang buhay ko sa 2 pagkakataon. Paliwanag nito. "Kung tutuusin, hindi mo naman dapat ginawa yun." Ngumiti siya. "Wala kang dapat na alalahanin. Walang pagsisisi sa puso kong ginawa ko yun. Pero buhay mo naman ang nalagay sa peligro." "Pero heto, buhay ako," sabi niya. "Kung hindi ko ginawa yun, tiyak akong mapapatay ka ng lalaking yun. At habang buhay akong uusigin ang aking konsensya kung wala akong gagawing hakbang para mailigtas ka. Labis mo akong pinag-alala. Hindi ko mapapatawad ang aking sarili kung hindi ka nakaligtas sa mga doktor." "George, may gusto sana akong hilingin sa'yo," aniya. "Isa lang sana ang gusto kong hilingin sa'yo kung maaari." "Ano yun? Sabihin mo. At kung kaya ko rin lamang ay hindi kita mabibigo," sagot nito sa kanya. Masuyo nitong hinaplos ang kanyang buhok. "Ingatan mo naman sana ang sarili mo," umpisa niya. "Marami kaming nag-aalala at nagmamahal sa'yo. Hindi rin sa lahat ng oras ay kaya ka naming iligtas sa mga nakaambang panganib sa buhay mo." Sandaling napatitig sa mga mata niya ang binata. At saglit pa'y ngumiti ito sa kanya. "Pangako, para sa'yo ay iingatan ko na ang sarili ko," matapat na sagot nito. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Sandra nang gagapin ni George ang kanyang mga kamay
at marahang pisilin iyon. Pakiramdam niya ay may kuryenteng dumaloy sa kanyang dugo patungo sa kanyang puso. Aminado siya sa kanyang sarili, nalihim na siyang umiibig sa binata. Ngunit hindi niya iyon nais aminin dahil nangangamba siyang maging dahilan iyon para layuan siya nito. Nakababatang kapatid lamang ang tingin nito sa kanya. Sa ganoong tagpo sila naabutan ng nobya nitong si Cindy. Hindi nito nagustuhan na nakita. Naningkit ang mga mata nito na nagpalipat-lipat ng tingin sa kanila. Sanhi na matinding paninibugho. Sabay silang napatingin sa pinto na makarinig ng palakpak. Mabilis namang nabitawan ni George ang mga kamay ni Sandra. Magaling! Nakataas ang kilay na sabi ni Cindy. Para kayong magkasintahan na naghahawakan ng mga kamay habang nakatitig sa mga mata ng bawat isa. Magandang umaga po, Ate Cindy. Bati niya sa bagong dating. Anong maganda sa umaga? Mataray na sabi nito. Ikagaganda ba ng umaga ko ang aking nasaksihan? Ate, wa... Hindi natapos si Sandra ang sasabihin nang muli na namang nagsalita si Cindy. Huwag mo nga kumatawag-tawag na ate. Inis na wika nito. Hindi kita kaano-ano at higit sa lahat hindi naman kita kapatid. Nahihiyang ibinaling ni Sandra sa ibang direksyon ang kanyang paningin. Bakit ka ba nagkakaganyan ha, Cindy? Sa galit, hindi na natawag ni George sa endearment nila ang nobya. Bakit ganyan mo pakitunguhan si Sandra? Dahil hindi ako natutuwa sa nakita ko kanina. Nakaingos na sagot naman ito. My God! Inis na bulalas si George. Cindy, don't tell me na pati si Sandra pinagseselosan mo. Bakit hon? Hindi ko ba dapat pagselosan ng babaeng yan? Galit na tanong naman ito sa binata. Wala akong tiwala sa kanya. For God's sake, Cindy, hindi na iba sa akin si Sandra. Kapatid na ang turing ko sa kanya. Oo, ikaw! Inis na sabi nito. Pero matalim ang tingin nito kay Sandra na sa sandaling iyon ay nagpipigil ng sarili na huwag umiyak. Sabihin na natin na parang kapatid lang ang turing mo sa kanya. Pero ang babaeng yan, tingin mo ba kapatid lang din ang tingin niya sa'yo? Nag-angat ng paningin si Sandra nang marinig ang sinabi ni Cindy. Kinabahan siya nang mapansin na nakatitig sa mukha niya si George. Hindi ko alam kung saan mo kinukuha mga ideyang yan. Naiiling ang ulo na sabi ni George sa nobya. Kung mahal mo ko, dapat ay may tiwala ka sa akin. Sa'yo, oo, may tiwala ako. Sagot naman ni Cindy. Dinuro nito si Sandra. Pero ang babaeng yan, masama ang kutob ko sa kanya. Hindi ko siya kayang pagkatiwalaan. Come on, stop this nonsense, Cindy. Walang ibig sabihin na nakita mo kanina. Nagpapasalamat lang ako kay Sandra dahil niligtasan naman niya ang buhay ko sa pangalawang pagkakataon. Hindi ba dapat magpasalamat ka rin sa kanya? Dahil kung hindi dahil sa kanya, marahil wala ka ng nobyo ngayon. Parang nanunumbat pa na wika ni George sa nobya. Hindi ako magpapasalamat sa kanya dahil alam ko na may gusto sa iyong babaeng yan. Kaya niya nagagawang magpakabayani. Nagbibintang na sabi nito at pinag-cruise ang mga bisig. Kanina pa nasa labas ng kwarto si James at matamang nakikinig sa pag-uusap ni Cindy at ng kuya niya. Hawak na niya ang seradura nang marinig niya ang boses si Cindy na tila galit. Kung totoo mang umiibig si Sandra kay kuya, at least kaya niyang isugal ang kanyang buhay alang-alang sa kanyang minamahal. Eh ikaw, nasan ka nung kailangan ka ng boyfriend mo? Hindi na maitago ni James ang pagkaasar nang tanongin nito si Cindy. Nilapag nito ang nabiling pagkain para kay Sandra. Nagkulay suka ang mukha ni Cindy na tila nawala ng dugo sa katanungan ng kapatid ng katipan. Hindi ito makatingin na diretso sa binata. Oh, bakit hindi ka makasagot ha, Cindy? O baka naman may kinalaman ka sa nangyari sa kuya ko? Naghihinalang tanong nito sa dalaga. Gimbal naman si George sa mga katanungan na nakababatang kapatid. James! Saway ni George sa kapatid. Hayaan mo ko, kuya. Huwag mo namang paghinalaan ng ganyan si Cindy. Pagtatanggol ni George sa kasintahan. At bakit hindi? Nagtataka lang ako kung bakit wala siya sa tabi mo nang mangyari ang barilan. Sa pagpapatuloy ni James, hindi maalis sa binata ang pagdududa kay Cindy. Kwan! Nasa palengke ako na mangyari ang barilan sa bahay ko. At alam naman yun ang kuya mo. Katwiran ni Cindy. Kung alam ko lamang na may nakaambang panganib sa kuya mo,
Hindi ko na sana siya hinayaang pumunta sa bahay ko. Alam mo na marami nagtatangka sa bahay ni Kuya. Hindi ka man lang yata sa kanya nag-alala. Samantalang si Sandra sinugar ng sariling buhay para lang mailigtas sa kaligtasan ng nobya mo. Pagkatapos, heto't bigla ka nalang susulpot dito at nagagalit sa kanila. Ni hindi mo man lang yata nagawang kamustahin si Kuya. Tama na, James. Muling saway ni George sa kapatid. Nakikita niya kasing napapahiya ng nobya. Pwede ba, Kuya? Ilabas mo na yung nobya mo at baka mabinat pa si Sandra. Inis na tura ni James. Kinuha nito ang biniling pagkain para kay Sandra. Kung hindi mo nagustuhan ang mga pinagsasabi ko sa nobya mo, higit na hindi ko gusto mga pinagsasabi niya sa iyo at kay Sandra. Look at her! Hindi ko man lang nakikita sa mukha niya na masaya siyang malaman na nakaligtas ka. Sana maunawaan mo rin, Kuya, ang nararamdaman ko kung may nangyaring masama sa iyo. Humugot ng malalim na hininga si George. Cindy, halika na. Doon na tayo mag-usap sa labas. Masama ang loob na yakang ni George sa nobya. Walang paalam na lumabas ang magkasintahan sa kwarto. Nakalimutan na ni George ang tungkol sa pagpapakain kay Sandra. Kaya naman ang kapatid nitong si James na lamang ang matiyag lang nagsubo ng lugaw sa dalaga. Kahit na masakit ang kalooban ni Sandra, pilit niyang hindi pinahalata iyon kay James. Nahihiya siya sa binata dahil ipinagtanggol siya nito kay Cindy. At ayaw niyang masayang ang pagod nito sa pagbili ng pagkain niya. Kaya kahit na nawalan siya ng ganang kumain, pikit mata niyang nilunok ang mga pagkain sinusubo nito sa kanya. Sandra, huwag mo na lamang pansinin ang mga sumpong ni Cindy. Basta ang isipin mo ngayon ay ang pagpapalakas. Wika ni James matapos siya nitong pakainin. Inabot nito ang bottled water, binuksan ito at inalalayan siyang makainom ng tubig. Pilit siyang umiti. Opo, Kuya James, at saka naiintindihan ko naman po si Ate Cindy. Marahang tinapik niya ito sa pisngi. Alam mo, Sandra, napakabait mo. Maswerte ang lalaking mapapangasawa mo pagdating ng tamang panahon. Magaling kang magluto, mabait, malambing, maalalahanin at higit sa lahat, maganda. Puri nito sa kanya. Ang kuya? Nagawa pa talaga akong bulahin. Namumula ang mukhang sabi niya. Nagsasabi lang ako ng totoo. Kung iahambing ka kay Cindy, higit na mas nakakalamang ka. Pagdating naman sa pag-uugali, higit na lamang ka sa kanya. Nakita mo naman kanina kung paano siya magsalita. Hindi ko nga alam kung ano nakita ni kuya kay Cindy at ang babae pang yun ang iniibig niya. Ewan ko ba? Hindi ko may paliwanag. Pinilit ko naman siyang gustuhin at tanggapin para kay kuya. Pero lumalabag naman ang aking kalooban. Mahabang sabi nito. Niligpit nito ang kanyang pinagkainan. Hindi hamak na mas gusto kita para kay kuya. Patda siya sa narinig. Hindi kaya napaghahalataan na nito na lihim siyang umiibig sa nakakatanda nitong kapatid? Halimbawa lang naman, sabi ng binata nang mapansin ang pananahimik niya. Kung papipiliin lang naman ako sa'yo o kay Cindy, mas gusto kitang maging hipag. Pero kuya, hindi naman po mangyayari ang sinasabi mo. Malungkot na sabi ni Sandra. Bakit naman? Si Ate Cindy po ang mahal ni George. Kapatid lang ang turing sa akin ng kuya mo. At saka magkaibang aming kalagayan sa buhay. Kumbaga, langit siya. Lupa naman ako. Hindi ba siya ng kalagayan sa buhay sa mga taong totoong nagmamahalan? Sabi nito sa kanya. Ang pinsan ko nga si Kuya Michael. Isa siyang doktor at heredero ng mga kayamanang naiwan ng kanyang mga magulang. Pero umibig siya sa isang simpleng babae. Mala, Cinderella nga ang kwento ng kanilang pagmamahalan. Tila nagka-interes siyang malaman kung ano nangyari sa love story ng pinsan nito. Magkapatid ang mga lolo namin ni Kuya Michael, pero magkaibang dinadala naming apelido. Sa pagpapatuloy nito. Bakit? Nagulumihan na niyang tanong. Mga bata pa lang kasi kami ni Kuya nang iwan kami ni Papa. Naging malungkot ang ekspresyon ng mukha ng binata. At sa galit ni Mama, hindi niya ginamit sa amin ang apelido ni Papa, na Smith. Napatango-tango siya kahit ang totoo ay nalilito siya. Nagkatuluyan po ba yung pinsan mo at yung babaeng inibig niya? Usisa niya. Naging maaliwalas muli ang mukha ng binata. Naging masalamuot din ang naging takbo ng pag-iibigan nilang dalawa. Maraming pagsubok ang dumating sa relasyon nila, lalo na kay Camille. Pero ang tapat nilang pag-iibigan ang nanaig.
Kaya naman ngayon nakatakda na silang ikasal. Talaga? Wow naman! Ang swerte naman pala ni Camille kung ganun. Sabi niya. Alam mo bang hindi naiiba ang sitwasyon ninyo ni Camille? Po? Ayon kasi sa alamat ng ninunong aming pinagmulan, lahat ng mga lalaking Smith sa aming pamilya, iisa naging kapalaran sa pag-aasawa. Naniniwala ang aming ninuno na mga babaeng mapapangasawa nila ay may kinalaman ng dagat. Kakaiba po pala ang kwentong pag-ibig ng inyong ninuno. Tama ka, Sandra. Nakangiting sabi ng binata. Patutunayan niya ng kwentong pag-ibig ni Kuya Michael at Camille. Si Camille ay napadpad sa isang pamamayari ng mga Smith. At ikaw naman sa baybayin ng dagat ninyo natagpuan si Kuya George. Bakit ganyan ka makatingin sa akin, Kuya? Tanong niya nang mapansin niyang titig na titig ito sa kanyang mukha. Bakit nga ba ngayon ko lang ito naisip? Pumapalatak na sambit ng binata. Naisip na ano, Kuya? Hindi kaya ikaw talagang babaeng nakatadhanang maging asawa ni Kuya George? Ako? Bulalas niya sabay turo sa kanyang sarili. Naupo sa isang silya na naroon si James. Hanggang ngayon kasi, pinapaniwalaan pa rin ng aming pamilya ang paniniwalang may kinalaman ng dagat sa mga nagiging asawa ng mga lalaking Smith. Hagalpak ng tawa si Sandra. Natigil lamang siya nang biglang kumirot ang sugat niya sa likod. Kuya naman? Sabi niya. Si Ate Cindy ang mahal ni George, samantalang ako, sampid lamang ako sa pamilya niyo at gaya ng madalas niyang sabihin, kapatid lamang ang turing niya sa akin. Deep inside, umaasa sa niyang sana siya na lamang ang mahalin ni George. Nasa Barrio Amaya pa lang sila, lihim na siyang umiibig sa binata. Masasabi nga niyang si George ang kanyang first love. Kahit na edad 17 pa lamang siya, alam niyang totoong pag-ibig ang nararamdaman niya para sa binata. At hindi simpleng paghanga o puppy love lamang iyon. Puppy love is all about feelings, the pull and passion that is so fun. Real love recognizes that feelings are important, but can sometimes be born of the moment. Feelings or emotions can be fun and playful, painful, sensual, or so many other things, but they are only a small piece of real love. Paano ni Sandra sasabihin kay George ang totoo niyang pagmamahal? Gayong kapatid lang ang turing nito sa kanya. Hahayaan niya na lang bang patuloy na masaktan ang puso niya na nabubuhay sa kasinungalingan o aaminin niya ang totoong nararamdaman? Maipagpatuloy pa kaya ni Cindy at Joseph ang mga plano nilang pabagsakin si George? Yan ang ating aabangan sa susunod na kabanata.